So yun po mga Dapper Gods, mga kabiyaya, isang mabiyayang araw po sa ating lahat. At welcome back to my YouTube channel, J. Guevara TV nga po pala, isang TVJ defender at reactor ng mga viral issue na nagaganap dito sa Pilipinas. At eto, grabe itong pag-uusapan natin na to. Oo, matindi to. So eto na itong pinakamatindi sa lahat. Grabe. Nung napanood ko to kay Durs TV, tapos hiningi ko sa kanya yung pinaka full video. Oo, tapos nakita ko, grab. Ewan ko ba? Hindi sinabi sa akin ni Durs TV kung kanino galing tong video na to. No? At di ko rin naman din sa kanya na tinanong. Pero yun, thank you kay Durs TV, ah. Grabe talaga to. Grabe itong ginawa kay Paolo Contis. Ang parang antindi ng galit kay Paolo. Oo, hindi na biro to, mga kadabar kids. First time, ewan ko kung naniniwala kayo dito, pero ako naniniwala ako dito kahit papaano. Na ito nga, no, si Paolo Contis ay pinapakulam. Well, thank you po sa nagbigay ng kape. Thank you very much. No, si Paolo Contis ay pinapakulam or kinukulam. At ito, papanood ko sa inyo ang full video, ha? At syempre, bago natin ito simulan, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel at 5 pindot na lang din po yung bell button para lagi tayo updated sa ating mga video araw-araw. So bago tayo mapunta dun sa mismong main topic natin, pag-usapan po natin lang to. Eto, napakadali lang po. Yung shiner ni Paolo Contis sa kanyang Facebook page. Or, tingnan natin. No? So yan, may 1.7 million followers. Nawala na. Asan na? Yung eto, toto. Nawala na yung ano natin. Ito. Yan. Tumikita nyo dito sa video na sa mga picture na to. Kita nyo si Paolo ay nagtanggal ng sapatos. Yan. O yan. Nakayapak po sila. Yan. Kasama niya si Ara. Si Ara din. Nakayapak din. So, syempre, pag ganito yung mga ganapan, parang kakabiliban sila ng mga tao. O yung galing naman ng ano, ng tahanong pinakasaya, sobrang mga down to earth. Oo, ganun yung mga isipin ng mga netizen dito. Pero sa comment section, naging kabaliktaran po. No, imbis na maging proud, imbis na ipuriin po sila yung nangyari, sandamakmak po na ba siyang inabot po ni Paolo? Oh, so yan, may mga picture, wala na. So ito yung mga comment para lubos yung maunawaan. Bali may react to na 3 like, 300 like, 300 tawa, 200 na heart, tapos may angry pa, may sad, may nagulat. So dito, grabe yung ewan ko, ah, ito lang, ah. Ang nangyari kasi dito, ang pinagtataka ko dito, bakit hindi naman na sila pumasok sa loob ng bahay. Ito, nasa gilid na lang sila. Ito yung tinatawag na pasimpati. Yung sinasabi ni Arn na pasimpati at mind conditioning ang TBJ, ginagawa ng TBJ. Ito literal na pasimpati. So ito, no, imbis na ito, babasahin natin mga comment ng mga netizen. Imbis na puriin sila, kabaliktaran hunin ng ari. So ito, no, kung hindi lang sana naging maangas sa mga bashing, marami ka sanang supporters, sabi ni Pex Didad Bengero. Ito pa, ingat lagi, don't mind be basher, hate kanila, pero laging nakabantay sa bawat kilos mo. Sabi ni Eric Dionisio
Marcelo, eto, tingnan natin mga ano dito. Naku po, puro ispang-iscam, pati ba na? The design is very it bulaga, isip po ng iba. Yung masasabi kayo ang OG. Ibig, oh nga pala, no? Ibig sabihin, sino ba gumawa nito? Si Jose Manalo ata, tsaka si Bossing Big Soto, yung nagubad sila ng chinelas pagpasok ng bahay nung tinutulungan nila. So, yun nga, tama nga. Oo, sa Itbulaga na naman ang galing. Ito, palit na lang kayo ng It Showtime, maigi pa dun kayo sa GTV. Sabi ni Elmer Macalino. Ito, balita po, papalitan na kayo ng TikTok lock. Kumain kayo, buhay na manok. Grabe naman yung, grabe naman yung buhay na manok, ma'am. Sino to? Si Ate Jay Cubs. Grabe naman buhay na manok. Oh. Pilit masyado, haha. Pilit daw masyado. Sabi ko nga sa inyo, imbis na puriin, lalo silang nabash. Bakit nakapaa? Makaapak pa ng matalim, masugatan pa paanyo. Tama. To, tama naman yun. Ano to? Pes. Sabi ni Kay Ryson Flores, Pes, nang ayaw magsustento. Hindi talaga nawala-wala kay Paolo Contis yung salitang ano, no? Yung sustento, no? Oo, hindi na nawala-wala sa kanya yun. Ito pa, grabe nakakatawa si Paolo. Ayaw ko na basahin yun. Bakit naman walang manonood eh, ang saya at madami naman natutulungan, di naman nila kasalanan kung sila napili mag-host. Ay, wait lang. Ma'am Shirley, hindi po sila pinili, ha? Sila po yung tumanggap ng trabaho sa, ano, sa TPNC. Hindi sila pinili. Marami pong inoperan ng mga artista. Sila lang po yung tumanggap. So, kasalanan pa rin nila yun, ha? Sabi ni ano ni may paandar para pag-usapan, nagpaana sila, oh my goodness. O nga no, pwede rin no, bagay. O nga naman, pag-uusapan pag mga ganito, mga artista, mga nagyapak-yapak, ito ganyan, nagtubog diyan sa mga putikan, kumain ng tae, charot. Hindi, napag-uusapan talaga. Malay nyo, technique din nila to para makapapanang mapansin na sila ay napaka-respetadong tao. Sila ay napaka-down to earth. Sana lahat napupuntahan. Ba't hindi kayo magpunapuntahan? Sabi ni, ano, ito pa si Shirley, sobrang nakaka-touch yung ginawa nila sa mga tao. Yung tao, di nila ay inaasahan na may biglang darating na blessing. Pero yung about naman doon sa blessing, walang problema doon. Ito, sabi ni Myla Season, buti pa ngayon tahan ng pinakamasaya, daming natutulungan, mga mahihirap talaga, yung mga nagtitinda ng mga prutas, mga vendor, iba't iba pa, yung mga G sa Gedli na mga kapuspalad, talagang go-go lang talaga, tahan ng pinakamasaya. Bakit? Sa Itbulaga ba, wala ba natutulungan? Tsaka hindi naman sila makakakuha ng ganyang konsepto ng isang noontime show kung hindi dahil sa Tito Vic and Joey. Saan pa rito? May nanonood pa pala dyan. Visit ka, collabs. Tahanang di nagsusustento. Pero sabi ni Juan Miguel de la Torre, visit. Naisingit mo pa talaga yun. Tahanang hindi nagsusustento. Grabe naman. Grabe naman yun. Asan ba na pa tayo? Sana bumalik kayo ulit sa Pampanga sa San Jose Purok 9. Lagi po kami nanonood. Sir Pao, bakit kayo nakapaa? Tuloy pa rin ang laban, Lodi. Laban saan? Sabi ni ano, yan, saan laban sa ano? Trademark Nate Bulaga? Wala na, easy ano na kayo, pahinga na kayo.
Sabi ko na, trending na naman to eh. Trending sa basher. Na ito na lang napapansin ko, kahit anong gawing wala na talaga eh. Sinira na kasi talaga nila yung ano, yung tingin sa kanila ng mga tao. Sinira nila dahil dun sa mga pinaggagawa nila sa Tito Vic and Joey. Alam nyo, kung hindi sana nagsasagot itong si Paolo Contis, kung hindi sana nag-aangas to, okay lang sana na tuloy-tuloy lang yung kaso about sa trademark Nate Bulaga. Tapos hindi sila nangialam, hindi sila nagparinig. Diba? Eh, isipin nyo, ang Tito Vic and Joey parang mga tatay, mga lolo na natin yan. Sa totoo, masakit man isipin, pakinggan, pero yun ang totoo. Diba? Mas may edad sila sa atin na kaya dapat nating respetuhin. Pero anong ginawa nila Isko Moreno, Paolo Contis, Buboy Villar? Diba? Okay pa nga to si Betong eh. Wala tong banat sa Tito Vic and Joey tsaka iba pang mga host eh. Pero itong tatlong to, meron eh. Kaya yung imbis na, alam mo yung gusto nila makakuha ng respeto sa mga manunod, sa mga tao, sa mga Pilipino, pero hindi maibigay sa kanila kasi sa kadahilanan nga na bastos yung pinakita nila sa doon sa tatlo. Bastos yung pinakita nila sa Tito Vic and Joey. Diba? Natatandaan nyo pa yun. Diba? Ayoko nang sabihin na lang ulit. Ulit-ulit na tayo. Diba? Paulit-ulit na lang tayo. Kapag kinuwento pa natin yun. So alam nyo naman na yun kung ano yung ginawa nila. Kaya tingnan nyo, kahit ito, tutusin itong video na to, itong picture na to, napakaganda. Napaka... Kung titignan mo talaga, napaka down to earth nila, napaka respetadong mga tao dahil nagyapak sila pagpasok dun sa bahay. Kaso hindi nga pumasok, nasa labas lang eh. So ano bang meaning nun? Ano bang tawag dito? Ano bang purpose nung ginawa nila na yun? Yun yung tinatawag na pasimpatya. Biruin mo, binabastos mo yung nakakatanda sa'yo, tapos may respeto ka pala, pagpapasok ng bahay, magyayapak ka. Isipin nyo. Diba? Kaya hindi na sila makakuha ng respeto sa mga netizen kasi nga sila rin naman din mismo nagsimula eh. Sila din nagpakilala sa sarili nila na bastos sila. Tapos ganyan, makikita ng mga netizen na nakayapak-yapak, paa-paa, para lang ano, masabi na may respeto eh. Bakit sa Tito Vic and Joey, hindi namin nakitaan kayo ng ganyan? Yun lang yun eh. Yun lang lagi yung tanong ng mga Dabber Kids. Bakit sa Tito Vic and Joey, hindi namin kayo nakitaan ng ganyan? Eh, kung tutusin, kung ihimay-himay nyo yung banat ni Henyo Master, patama sa Tape INC yun. Hindi yun patama sa mga host. Diba? Tapos bigla silang sasagot na kaysa gito, kaysa ganyan. Okay, dahil pa rito eh. Sus, anong pakulo na naman yan? Kung ano-ano na lang ginagawa, estilo, makaloko ng tao, iiduluhin siya at masabi na may puso siya sa mga taong may hirap, gumaya pa sa isa. Ano yun, si Isko Moreno? Parang patama kay Isko yun. Na ito naman eh. Dapat nga, ang maging... Ito ah, sa lahat ng supporters ng tape, ng ano dyan, tahanang pinakamasaya nyo. Nyo, hindi kami. Hindi sa amin. No? Dapat nga nyo maging proud kayo, alam nyo saan? Hindi sa mga host. Dapat sa mismong production. Sa taping. Kasi sa kanila galing yung pera na yan. Hindi yan sa mga host. Hindi yan kay Paolo. Hindi yan kay Isko. Hindi nila pera yan. Sahuran sila dyan. Okay, ano ba? Ano ba naman yan? Hindi na totoo sa puso yan. Nagpahay. Nako, kailangan talagang isara. Kasalanan mo yan eh. Naging mayabang ka. Ito na nga sinasabi ko. Ito na nga sinasabi ko kanina. Kung hindi sana nagyabang si Paolo, di sana may respeto pa siyang nakukuha ngayon. Ito pa, sabi ni Tigapagtanggol, Shirley. Gigil na gigil kayo. Instrumento lang naman sila para maghatid ng tulong sa kapwa. Pati personal issue, binabato nyo. Walang perpekto sa mundo. Pagtulong na lang sa kapwa, unahin kaysa manira. Di yan magsasara. Kaya nyo ba tulungan ang mga taong nangangailangan o kapos
Kaya masaya kami. Kaya masaya kami na naghahatid sila ng ginhawa. Alam mo, Ma'am Shirley, yung about do sa pagtulong na yan. Di mo ba alam na triple double. Halimbawa, makapagbigay sila ng isang sa isang mahihirap ng nasa sabihin na natin 100,000. Yan na, 100,000 tinasan ko na. Halimbawa, makapagbigay sila ng 100,000 sa kanilang programa. O yan, nakapagbigay sila 100,000, no? Alam mo ba na million ang kinikita nila dyan sa binigay nilang 100,000 na yan? Ang totoo yan dahil, alam nyo, yung, ewan ko lang sa ano ha, ewan ko lang sa TV, kung ganun nga. Alam nyo, ito, lahat ng mga noontime show ganyan, syempre kumikita yan sila dyan, no? Yung tinutulong nila, wala pa yan sa kinikita nila, wala sa kapiranggot yan para sa isang araw ha. Halimbawa, sa isang araw nakita ng show, no? Yung kita nila umabot ng 5 million, ganun. Labas pa yung mga ano doon. Labas pa yung mga kinikita sa mga social media accounts nila. Oh, san mo nakita yung 100k doon? Kaya wag kang magsasabi na sino na lang tutulong sa kanila. Ang suportahan niyo, alam niyo, sa pagtulong. Ang suportahan nyo, halimbawa gusto nyo yung mga pinapanood, yung mga pagtulong, yung mga charity vlogger. Yun talaga, kakapiranggot lang yung sahod nila sa YouTube, pero sumutulong pa. Katulad lang ni ano, eto, wala pang sinasahod to sa YouTube, si Chris MTB. Papanoorin nyo, subscribe nyo yan. Chris MTB, tumutulong yun, pero andun din ako, makikita nyo ako doon. Wala pang sinasahod sa YouTube yun, pero tumutulong na, yun dapat. Oh, sabi ni Jojo Dumanglo, kaplastikan. Kaplastikan talaga mga pagkapinangalan. Grabe yung pambabas sa kanila dito. Imposibleng mabubugyan, natural mag-ingat mga yan. Di pa pala nagsasara ang tahanang pinasara. Pasa lupa, mata sa langit. Kung dati hindi ka na nag-angas, nagpapakumbaba ka lang, hindi yun kailangan mo pang magdrama kung kailan papalitan na kayo ng showtime. Alam mo, wala na talagang kakampi ang TP. O, wala na talaga silang kakampi. Ano na talaga? Tawag dito, yung ultimong followers ng It Showtime ng TBJ. Talagang hate sa kanila. So yan, mapunta na tayo dito sa main topic natin. Ito, may makikita nyo dyan si screen. Grabe, nakakilabot. Grabe, oo. Oo, so bali tinakpan ko lang yung babae dito sa picture na to. Pero ano talaga to, guys? Grabe, nakakatakot naman to. Ano ba naman yan? Watching ako. Dala na ba ng ano yun? Dala na ba ng ulam yun? Grabe yun. Tingnan mo, may dalawang kandila na nasa mangkok. Nasa stainless na mangkok. Tapos may sisiu sa harapan. Tapos picture ni Paolo Contis at babae. Sino kaya itong babae na to? Okay, swipe pa natin. So, ano, may mga nakasulat sa kandila, oh. Grabe, ano to? Well, ito yung full video, panoorin natin. Baka sabihin nyo kasi edited, eh. Makikita nyo si screen. So, tinatakpan yung mukha ng babae. Sino nga yung babae na yan? Naku. Okay, nuha. Ba't ang itim ng kamay nung babae nang nagkukulam? Ang itim ng kamay nung nagkukulam, oh. Tapos tinusok. Grabe. Oh, si Paolo nga talaga. Picture nga talaga ni Paolo, guys. Grabe, no? Nakakilabot.
Ulitin natin, ha? Oh, may sisiyo na pula. Sisiyo ba yan? Ba't patay na? Parang di gumagalaw. Wala siyang volume. Wala siyang boses. Wala siyang volume. Parang ano, no? Matang itim ng kamay nung nagkukulam. Parang lalaki. 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 O baka sabihin nyo ako yan, ha? O, puro tattoo yung kamay ko. Kapagbintangan na naman tayo dyan. Pero, eto lang. Anong, ano? Ano to? Baka isa to sa mga nainis sa kanya, no? So, hindi biro. Baka isa yan sa mga nainis sa kanya, mga Dabbercads, no? Isa sa mga nainis sa kanya, kung hindi ko lang alam, posible namang gagawin to ng TBJ supporters, di ba? Pero malay natin. Nakakabahan ako. Parang ngayon, parang gusto ko na magpakabait. Pero yun mo, kulam talaga to. I-comment nyo nga dyan, mga Dabbercads, kung totoong, ano ba to? Kulam ba to? O rasyon? O ano to? Barang ba to? Ano ba to? Ito, kinukulam si Paolo Contis para magsustento sa mga anak. Tama ba? Grabe, kinalabutan ako. Si Paolo talaga, oh. Tingnan mo yung picture, oh. Meron yan dito, eh. Ito pala. Sa video ni ano, panoorin natin. Ito, nandito yan. Sa video ni Durst TV. Ito, panoorin natin. Okay, ito. Tingnan natin kung kay Paolo nga talaga. Kasi baka sabihin nyo, ako lang nagsasabi. Na kung kay Paolo. Ito, play natin. Mga bagong balita na may kaugnayan sa TBJ at sa mga host ng tape na kung saan napag-alaman natin ito palang isang host ng tape ay ginagawan po ng ritual ng lumapit sa aking netizen. Ako. Nung una po nagulat ako, kinalabutan ako, hindi ko alam kung ano po yung isasagot ko sa pinasa niyang video sa akin. Po. So ang nasagot ko lang po, natatakot po ako, pero in-entertain ko po siya para malaman kung ano bang pakay niya talaga. Bakit ginagawa niya ito kay Paolo Contis? Ano ang... Ay, ito yung picture. Na, oh, ito nga, si Paolo nga. Ayan, oh, yun yung picture, oh, na andun sa may picture nung mangkukulam. Ano ba tawag dun? Ah, mamaya, tayo pag-initan, eh. Bagay, mabait naman tayo, eh. Uy, mabait po ako, ha? Pinagtatanggol ko lang TBJ. Visit na yan? Sino kaya yun, ha? Nakakatakot. Nangyayari kay Contis, kayong meron palang ritual na sinasagawa po sa kanya. So mamaya pag-uusapan natin yan dahil binigyan naman tayo ng laya na ito ay maibahagi po sa inyo ng ating sender. At bukod pa nga dyan, atin ding pag-uusapan ng tungkol sa isang kompirmasyon na ikakasaya ng lahat tungkol... Don't skip! So ito po pala mga Kadabbercads. Tawag dito yung babae po. Ito, may picture ako dun sa babae. Ito, sana yung picture. Ito, tignan ko na lang, ha. Hindi ko na lang ipapakita dyan, ha. Titignan ko na lang. Kasi may picture ako nung babae. Hindi ko tukoy kung sino tong babaeng tong na ano, kung sino yung babae na nasa katabi niya. Kasi parang old, parang old po to. Maganda naman yung babae. Pero hindi rin po si ano, hindi rin po si N, hindi rin po yung si LJ na naging karelasyon ni Paolo Contis, hindi, iba. Kinikilabutan ako. Grabe. Tapos ito pa pala, may nakita pa pala ako dito. Oh. Ito pa yung isa, oh. Kaya makikita niyo diyan sa screen, oh, sabi niya rito. Tahanan pinakamasaya, akala yata ng TBJ may laban na ang therapy sa special for you. Ano yung special for you? Saan ano yun? Saan programa yun? Saan ano yun? Saan programa yung special for you na yun? Tsaka bakit nakarating ang tahanang pinakamasaya sa live ng Tito Vic and Joey? Ano, boring ba sa inyo? Walang yato na, nangangapit bahay kami, sarili kayong show. Walang yato. Nakapit bahay ka ng show na may show. May show kayo, ha. Alas magkasabay lang ng airtime yan, ha. Matandun ka sa Tito Vic and Joey, anak ng teteng naman, no.
Ay, naku po. So, tuloy natin yung kay Durs. Nasaan na yung kay Durs? Wait lang, nagka-ads pa. So, tuloy natin yung kay Durs, no? Isang confirmation. So, tingnan natin to. So, naku, may mga ads, absolutely. Doon tayo banda sa ano? Doon tayo banda sa... Yung kinukulam si... Ano? Kinukulam si... Paolo, ito na. Ito na. Naman dahil may bago na tayong studio within 3 months at ito po ay i-announce ng Itbulaga sa ating lahat. Samantalang para naman po sa sentro ng update natin ngayong araw, ito ay tungkol sa isang host ng Tape Inc. na si Paolo Contis. Paolo Ballesteros naman yung nakasulat dito. Paolo Contis po ha, hindi po Paolo Ballesteros. So may isang netizen po na nakipag-ugnayan sa page natin na Durs TV at pinasa po ang video na kung saan ay mapapanood ang sinasagawang ritual dito po kay Paolo Contis. May mga kandidato, may picture ni Paolo Contis, no? So ipapakita ko na lang sa inyo mga screen ko ano po yung tinutukoy ko dito. Baka sabihin ng iba dyan, ay gumagawa ka na ng issue. So ayan po, ipapakita ko lang sa inyo. So noong una, hindi ko po alam ang isasagot ko sa isang netizen na nakausap natin. Kasi natatakot po talaga ako pag mga ganito po ang usapin. Pero in-entertain ko siya, no? At kinausap ko at pinayagan niya naman ako na ilabas sa publiko ang balitang ito. Interviewin ko kaya siya. So inusisa ko kung bakit niya po ginagawa ito kay Paolo Contis. Ano ang mangyayari kay Paolo Contis? At napanatag naman ako nang sabihin niyang ito ay protection lamang kay Contis dahil sabi niya, magkarugtong daw po yung kanilang buhay. Sila daw po yung nakatakda sa isa't isa. So talagang natatakot po ako, no? Natatakot din siya na lumantad na meron siyang sinasagawang ritual. So ritual pala yun sa protection lamang kay Paolo Contis. Ibig sabihin, yung babae doon sa picture ay yung ano, yung nagre-ritual. Tama, no? O kasi sabi ko, ba't iba yung babae? Pero maganda yung babae, ha? Protection daw kay Paolo Contis dahil sila daw talaga ang tinadhanang dalawa. Nako po. Ma'am, kilala niyo po ba si Paolo? Baka mamaya magka-baby po kayo, hindi masustento. Uy, shit na yun. Okay, so yun, maraming salamat, ano, Durs TV sa... Pinasa niya sa akin yung video, sabi niya, kuya, i-edit mo na lang yung picture ng babae para hindi makita. So, ginawa ko naman, no. Grabe yun. Akala ko, kulam na. So, bali, ang purpose pala nun is para protection ni Paolo Contis at alam daw nung babae na sila daw ang magkakatuluyan sa bandang huli. Paolo Contis, kabahan ka na. Oo, nire-ritualan ka na, grabe. Pero malay natin, baka ano lang to ha? Baka tawag dito, baka pakulo lang to para mapag-usapan at mag-viral. Kasi, di ba, yung about dun sa unang pinakita ko sa inyo, yung nakayapak sila. Oo, ano bang purpose nun? O diba, para mapag-usapan lang. Kasi kung respeto, wala naman sa kanila yun. So etong kulam-kulam na to, baka ano to, baka tawag dito, baka purpose lang nito is para mag-viral at para mapag-usapan at para magkaroon ng interest yung mga tao na, uy, i-check ko nga si Paolo sa tahanang pinaka-ewan. O diba, ganun yung mangyayari niyan eh. Magkakaroon na interest yung mga tao na, susubaybay si Paolo kasi may nangungulam sa kanya. Naku po, yan. Tapos natakot ako dun sa, ano, sa kamay. Ba't ang itim nung kamay niya, no? Hindi kaya pero parang nagpahid lang siya ng langis or grasa or uling, no? Kaya ganun. So sana ma-interview kita kahit hindi na kita ipakita. Mas maganda yung ma-interview. Try nating interviewin mga kadabar cats. I-chat ko nga si Durs. Durs, pwede ko siyang ma-interview. Wait lang. Sis, pwede ko ba siyang ma-interview? Interview. Pero di ko papakita mukha niya. Salamat. Interviewin natin. Baka mamaya may iba pa siyang ano. Ano ba ang ano niya? Baka mamaya pati ako eh. Ano? Ano? Ako, Chris Ulo. Si Chris Ulo. Nako, maraming nagkakagusto dyan kay Chris Ulo.
Crisulo, magingat-ingat ka, nako. Ay, nako, ako siya sabi ko sa'yo, Crisulo. Baka palitin niya ang ulo mo. Grabe, kung iba naman yung ano, kung mga ora-orasyon. Totoo kaya yun? Kaya ba naniniwala doon, mga Dabarkad, sa mga ora-orasyon na yan? Oh, ako naman, konti, pero hindi ko alam eh. Hindi ko alam kung sasabi ko dyan eh, about sa mga ganyan-ganyan eh. So yun, mga Dabarkad, sa mga kabiyaya, anong maikukomento nyo sa napag-usapan natin, i-comment nyo lang po dyan sa baba. At syempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel at pindot na lang din po yung bell button para lagi tayo updated sa ating mga video. Araw-araw napapatingin ako sa bintana. Natakot ako dun sa napanood kong video na yun kay Paolo Contis. Walang yan eh, no? Oresyonan eh, no? At syempre, maraming salamat din sa walang humpay na suporta nyo sa ating number one noontime show, Night Bulaga, nandito Biking Joey. Sa TV5 na ngayon ay magkakaroon na ng bagong studio from Mr. MVP Manny B. Pangilinan. Siyempre, maraming salamat din sa walang humpay na suporta nyo sa amin ng mga TBJ Defender. Yan, nandiyan sa description ang kanilang mga links. So ngayon, hanggang dito na lang yung video natin. And don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Pakishare naman itong video natin para mapanood pa po ng iba natin, mga kadamarkad. So ingat po kayo palagi. God bless and peace and bye-bye. Sila ang TBJ, TBJ Defenders. Pagtatanggol ang katotohanan sa mga bashers. Tunay ang kanilang dala, katotohanan talaga. Ano mang sabihin nyo ay di yan sa kanila uubra. Mga salita nyo na di katotohanan. Sila ang patunay na merong katotohanan. Wala silang kinatatakutan, basta nasa tama kanilang paglalaban. Ang TBJ ay kanilang susuportahan. Sila ang Defenders na laging nasa likuran. JD Barra, Jake Magnus, Chris Ulo, Tita Messi, sila ang nandyan.